Magandang magandang gabi, mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Halaga pong isyu ang pag-usapan natin. Ito po ay may kaugnayan sa pabalita na isang universidad sa Cebu na kung saan may na-rescue ng mga minors na lumad ang mga militare natin. Ngunit, ang ipinalalabas po ngayon ng mga makakaliwang grupo na di umano ito ay mga guest lamang o pina-attend ng seminar sa nabanggit na university. At di umano, ang panahon na sila ay na-rescue, dapat ay pauwi na. At ang pinalalabas naman ng mga magkakaliwang grupo, lalo na po ng LFS, eh ito daw ay kinidnap ng mga military. Ano po ang paninindigan natin dito? Ito po ay isang ebidensya na konkreto na ang mga universidad ay ginagamit ng mga terorista, kakaliwang grupo na yan, upang gawing venue sa kanilang mga seminars, schoolings, training, laban sa para maging o bilang paraan ng kanilang recruitment para maging NPA ang mga minors na ito. At yan po ay naisasagawa ng mga nabanggit na universidad. Dahil po dito sa patakaran o dahil dito sa tinatawag nating DNDUP Accord na nagiging pattern po ito sa lahat ng universidad na kung saan ang mga pulis at military ay pinagbabawalan na pumasok ng walang pahintulot ang administrasyon ng nabanggit na mga schools or universities. Kaya po ito ay naisasagawa nila. At ang nangyari po na rescue kamakailan sa mga nabanggit na minors ay nagpapatunay lamang na patuloy pa po ito na ginagawa sa lahat ng mga schools o colleges and universities, whether private or public, sa buong bansa. At ito po ang dahilan kung bakit sinasabi natin na yung UP DND Accord na yan at ng ibang universidad katulad ng PUP ay dapat po yan ay mapawalang bisa, sapagkat kapag hindi po ito na patigil ng military at ng mga pulis, mababaliwala po ang effort ng pamahalaan na tuluyan ng mapabagsak ang CPP, NP, NDF bilang teroristang grupo. Sapagkat tuloy-tuloy po ang kanilang recruitment. At ito din po ang dahilan as part of the integral approach kung bakit yung makabayan black sa Kongreso
ay dapat na pagtuunan na rin na yan ay mapatanggal. Because try to imagine it. Yung pork barrel ng anim na congressman na yan, yearly, about half a billion, nagagamit po nila pera po ng gobyerno para maisulong ito mga leftist o terrorist activities in terms of recruitment and other related activities. Mawawalan po ng saysay. So dapat po inuulit natin na ito po ay ipos, ituloy na magkaroon po ng presensya ng pulis at military sa lahat ng school, colleges and universities premises. Because with their presence, tuluyan na pong mapaparalyze itong recruitment activities ng mga makakaliwa. And one thing more, dapat po ibalik ang ROTC. It should be made compulsory as college curriculum. Bakit po? Sapagkat kung mayroon pong ROTC sa lahat ng universities with the presence of the military personnel handling those ROTC subjects, mamomonitor po, mamomonitor immediately ang lahat ng mga activities na yan ng mga makakaliwang grupo. Bakit po? Sapagkat mismo itong mga ROTC students na to ang makakapag bigay ng information for the secret activities of their classmates or of this leftist organizations within the university and colleges premises. Kaya po malaking bagay. At inuulit po natin yung mga politicians, mga businesses na nagbibigay ng revolutionary taxes for whatever reason, whether because they are sympathizers, they are supporting, or because they are just compelled to do so para hindi sila maperwisyo. With the application po of anti-terrorism law, anti-terrorist law, where any provision thereof is applicable to punish these politicians and businessmen giving financial support in whatever capacity and for whatever reason, kailangan din po ito sugpuin ng mga military. This should be made to answer for that. Sapagkat kung wala na pong magbibigay ng mga financial support in whatever way, sila po ay mapaparalyze. In the same way na ito pong mga pare, simbahan, kailangan po paigtingin ang intelligence network against them. At kung mayroon pong mapapatunayan na mga pare o bispo, madre,
whatever way na nagbibigay ng suporta sa CPP, NP, NTF, kailangan din pong hulihin yan. Nang sa gayon po, mawalan ng suporta ang mga CPP, NP, NTF. Inuulit po natin, the local, the LGUs from the governor, mayors down to the barangay chairman, kailangan po yung kanilang positive act towards the abrogation of the CPP, NP, NDF within the respective areas of jurisdiction. Again, hindi po dapat na nanlalamig tayo sa ating campaign urging all these LGUs down to the barangay levels, the barangay level, na magkabit po ng mga tarpaulin where it is declared that the CPP and PNDF are persona non grata in their respective areas of jurisdiction. Kailangan po na tuloy-tuloy ang init ng ating kumpanya laban sa mga teroristang ito. Dapat po hindi man lamig, tinatawagan muli natin yung mga ex-rebel na sambayanan na kanilang samahan na ipagpatuloy po. There is no reason to rest from this anti-communist movement. Samahan po natin si General Parlade upang ituloy po ang labang ito so that by 2022, bago po umalis sa Malacañang ang kasalukuyang Pangulo, paralisado na po ang mga teroristang komunista. At dapat po upang masigurado natin na talagang hindi na ito magbabalik by 2022. Dapat po masigurado natin ang pumalit sa Malacañang hanggat maaari ay si Inday Sara Duterte. Bakit po? Sapagkat sa pamamagitan lamang Inday Sara bilang presidente, tayo makakatiyak na ipagpapatuloy natin, ang laban ang girang ito, laban sa mga komunista. Nang sa gayon tuluyan na silang maglaho sa ating bansa, sapagkat kung iba po ang malalagay sa Malacañang, maaari pong maglaylo ang labang ito, sapagkat ang ating mga military at police hindi
hindi po sila magiging determinado na labanan ang mga teroristang ito kung nakikita po nila na mismo ang Pangulo ay hindi supportive sa kanilang ginagawa. Gayun din po, inuulit natin, yung mga senador, congressman na tatakbo ulit, na kung saan sa kanilang pananungkulan ay nagpapakita sila ng suporta sa mga makakaliwang grupo na ito. At sa halip na ang military ang suportahan, doon pa sila sumusuporta sa makakaliwa. Kinukundi na pa nila mismo ang mga military. Dapat po hindi na po ito iboto ng sambayanan. Maliwanag po dyan si Lacson, si Crispo, Angilinan, Rilon, Ontiveros, ito po ang ilan na kitang-kita po na laging sumusuporta sa mga makakaliwa sa pamamagitan po ng kanilang mga pahayag na kung saan kanilang ikinukundi na ang military at pulis. Kasama po dito din si Binay. Sa tuwing mayroon pong mga nahuhuli ang ating military na mga at kasama sa teroristang grupo, kanila pong kinukundi na ang ating mga militare sa pagsasabi po na ang nahuli, itong mga nahuli ay hindi naman totoong mga terorista, sa halip ito ay mga kritiko lamang ng gobyerno, kritiko lamang ng administrasyon, o kaya ito ay mga human rights advocates. Yan naman po lagi ang justifications. Ang ibig po kasi natin sabihin dito, as a public officer should be supportive of the government, people working for the maintenance and vision of them, for the eradication of these terrorist groups. Dapat itong mga ganito pong officials, they should not condemn. Pwede po bang sabihin na mas magaling pa ang kanilang intelligence network against the military, against the armed forces, the police. Bago po hinuhuli ng mga military itong mga tao na to, matagal pong they were subjected to surveillance by the military. So that once the military arrested them or identified them publicly by what they call red tagging, ibig sabihin po na may sapat na ebidensya ang mga military. So, tapos ikukundinan nitong mga salis natin. Hindi po tama yan. Because Swiss, as we say, government officials ought to support the government. Ngayon, sasabihin nila,
bakit may katulad ng dalawang nahuli na kung saan dinismiss ng korte ng Mandaluyong dahil di umano sa kakulangan ng ebidensya. Well, pag dinismiss ng korte, wala po tayong magagawa doon. But it does not mean that because the case was dismissed against them, they are no longer connected with the NPA, with the terrorist group. It just happened, maybe, that the evidence presented during the trial were not sufficient to convict them. Alam naman natin sa korte, may mga protocols yan kung kailan magiging admissible in evidence ang mga nahuling ito ng mga armas. Maaaring hindi na-comply ng military personnel or ng police personnel yung protocol na yan. So by technicality, pwede ma-dismiss ang kaso against these people suspected of being a terrorist because they are connected with the CPP, NPA, NDF. But it does not mean that because their cases have been dismissed by the court, they are no longer connected with the leftist organizations. NPA. It does not mean. So ano pong ibig sabihin yan? Ano ang magiging implication niya? The military should continue to surveil them so that once enough evidence is gathered, learning lesson from that dismissed case in terms perhaps of inadmissibility of evidence, then maybe pwede po uling sampahan ang kaso yan at posibleng makonvict na yan. But for the time being, or rather what we are trying to tell here is katulad ng lagi pinagmamalaki nila na palibasa na dismiss, palpak na ang militare. Hindi totoo ang sinasabi ng militare na connected sila. It does not follow. Hindi po yan. Ang ibig lamang sabihin po doon, nagkataon lang na hindi pa sapat siguro ang ebidensya dahil mayroong mga evidences presented which were not admitted by the court. Technical reason. Ang sinasabi po natin dito, tuloy po ang laban natin, laban sa mga komunista bilang mga teroristang grupo. And we will not stop informing the public about this fight, the momentum that we have started, that we have gained from the start. Dapat tuloy-tuloy po ito. General Antonio Parlade, video categorical and very vocal assertion on the matter. Sinusuportahan po namin kayo. Huwag po nating intindihin yung mga pananakot ng mga senador, congressman, ng mga sympathizers ng mga NPA na yan. They are not speaking for and in behalf of the Filipino people.
hindi po. Kaya yung mga sinasabi ng mga yan, yan po ay basura. Dapat po isama lahat ng mga taong ito na nagsasalita, na tila baga may himig ng pagkampi sa mga magkakaliwa under the guise of free freedom. Dapat po yan. They have to be subjected also to surveillance. Their being is senator and congressman does not free them from state action in terms of surveillance by the armed forces elements when they are being suspected to be supportive of the CPP, NPA, NDF, the said organizations having been declared as a terrorist group. So ito po ay dapat nating dapat lalong bigyan ng diin ng military. At sa gayon po malaman nila that they are not exempted. They're being elected as a congressman or senator is not a passes for them to be with the enemy of the state. Lalo na po ngayon mag-election. Alam po natin na maraming politiko ang magbibigay ng pera sa mga NPA, NDF, ONA upang ang kanilang mga campaign materials, yung kanilang campaign activities, hindi po mahampered na itong mga NPA operating in the area. Number one reason po yan kung bakit sila magbibigay ng pera sa NPA. Pangalawa po yan, pwede nilang gamitin kasi private army ang mga NPA na yan upang iharas ang kanilang mga political opponents doon sa mga area where this NPA can operate. Yan po, that could be the number two reasons at sila magbibigay ng pera. Number three po, ang epekto niyan, the once they are elected to office, since they had already an alliance with this with the NPA. So, itong mga NPA na to, CPP, NPA, NDF, could operate freely within the area of jurisdiction where this politician is sitting either as a governor, mayor, whatever capacity in the government. Definitely, they would be a political hostage by this CPP, NPA, NDF. Isang magandang example po dyan, si Isko Moreno. Isko Moreno could have been a promising promising presidential. Pero sa ginawa niya, na pinatanggal niya ang tarpaulin sa Manila at nagdeklara siya na walang pwedeng isabit sa Manila ang tarpaulin na magdedeklarang persona ng grata ang CPP, NPA. Tinignan ang kanyang background, bakit niya ito pinatanggal. Naman ito pala ay consult ng ni Jose Maria Sison. Try to imagine it. The mayor of Manila being connected with the terrorist group. Ano
yung magiging posture niya dyan. So definitely, he could not stop operation by the CPP and PNDP in Manila, the city of Manila. For instance, yung mga recruitment yan sa mga universidad, hahayaan niya yan. Kaya definitely against siya sa na mamilitarize ang mga pasok ng military police sa mga university bill or premises of the campuses within Manila. Hindi niya pwedeng kontrahin yung alisya na dapat hindi pasukin ng police at military ang mga schools within Manila. Otherwise, he would be antagonizing the CPP and PNDF, which of course he could not do. Kaya sabi nila, pwede maging presidensable. Much more, buong Pilipinas, ito sinasabi natin, na pagka nagkaroon tayo ng katulad na ganyang presidente, aba, buong Pilipinas, lalakas na bli ang mga terorista. Ito po yung dapat tingnan ng masang Pilipino, lalo na sa darating na halalan ngayong 2022. For the time being po, we say good night, thank you, and as a token of support, we invite everyone to subscribe our YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Marami pong salamat.